Yo, what's up mga idol? Ngayong araw, pag-usapan naman natin yung mga inahin na ayaw mag-hit. Ngunit bago ang lahat, huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit nyo na rin po yung bell button para updated po kayo once na mag-upload ako. Let's go! And what's up again sa inyo mga idol? Welcome back sa ating channel. Merry Christmas nga po pala sa ating lahat. So isang maligayang Pasko nga po pala sa ating mga idol. So I hope na na-enjoy nyo tong araw na to kasama yung pamilya nyo. So by the way mga idol is... For today's video nga pala is pag-uusapan naman natin kung ano ba yung magandang gawin sa mga inahin natin o sa mga dumalaga na ayaw po mag-hit. So sa bagay na to is talagang kinakailangan na masolusyonan agad natin. Nasa ganun is hindi po nasasayang yung panahon lalo na ready to breed na po yung mga inahin natin. No? So nasa edad 11 to 1 year old na sila. So ready to breed na po talaga. So ano ba yung magandang gawin para mag-hit po agad sila para po hindi po nasasayang yung panahon. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So yun mga idol, so Merry Christmas nga po pala sa atin. So yung Pasko ngayon isa medyo may pinagkaiba po talaga last year kasi nga walang pandemic last year, so nakakagala po tayo sa aming pamilya natin. So ngayon naman po, isa thankful pa rin po tayo dahil kahit po may pandemic is nairaos po natin itong Pasko nakasama yung mga pamilya natin at especially ligtas po tayo mga idol. So napakahirap po kasi na magkasakit ngayon, lalong-lalo na is magkaroon ng virus na COVID-19 is talaga pong napakahirap. So be thankful po tayo mga idol dahil safe po tayo at nagpapasalamat po tayo kay Lord dahil po lagi niya po tayong ginagabayan sa pangaraw-araw, lalong-lalo na po ngayong Pasko. So ngayon mga idol, pag-uusapan naman natin yung mga problema ng mga inahin o yung mga dumalaga na ayaw po mag-hit. So, yung mga pagkakataon kasi mga idol na may mga inahin or may mga dumalaga na ayaw po mag-hit. So, naabot ng 3 months, naabot ng 5 months, so naabot ng mga 4 months. Kasi, minsan, may mga pagkakataon kasi lalo pag binili natin, so akala natin buntis dahil medyo ang laki ng pinagbago ng mga katawan. Then yung pala yung mga development sa dede, wala, hindi natin nakikita. Kaya masasabi natin na hindi buntis. Then ang problema nga lang, ayaw mag-hit, ayaw maglande. So napapaisip tayo kung buntis ba yung inahin dahil nga po ayaw mag-hit. So itong bagay na to mga idol is medyo problema sa mga part ng mga nagkakambing gaya po nating lahat. Kasi nga sayang po yung panahon. So halimbawa, ang kambing natin is hindi nag-hit ng mga 3 months, hindi nag-hit ng mga 5 months. So akala natin buntis ng 3 months dahil nga ayaw na po mag-hit ng 3 months. So yung pala is hindi. So sayang po yung 3 months na pag-aalaga natin. So sabi nga ng iba, pag hindi daw buntis ang inahin, so parang walang saysay daw yung pag-aalaga mo. Dahil kung buntis daw ang inahin is productive daw yung pag-aalaga mo. Dahil meron ka po nga kumbaga sa pagtatanim is... kung may tinanim ka, meron kang aanihin. So paano naman kung ang inahin mong ready to breed na isa ayaw nga mag-hit, then ayaw magbuntis. So sayang yung pag-aalaga natin. Kaya ngayon, isa meron din po ako naranasan na ang inahin ko is hindi po nag-hit na mahigit 4 months. So akala ko nga buntis. Then yung daddy niya kasi isa hindi ko nakitahan ng nakitahan ko man ng development pero hindi ganun kaganda yung pag-develop ng daddy niya dahil nga magpo-performance na is hindi po sumangkal or hindi po natin napapansin na yung daddy niya is parang may lamang gatas na. Kasi pag 4 months na po yung buntis ng isang inahin, makikita nyo na po talaga na yung daddy niya is lumalaki na po ng lumalaki na parang may lamang na gatas. So ngayon, yung inahin ko is hindi ko nakita ng ganun. So sayang po yung 4 months and a half na paghihintay natin. So meron po kasi ganyang mga inahin. Lalo na po ngayon taglamig, tag-ulan. So ngayon pong tag-ulan is mahirap pong mag-hit yung mga inahin natin lalo na pag may abnormality po sa kanilang fertility o sa kanilang pag-hit. So may mga ganun kasi nga pagkakataon mga idol. A few moments later. Alam nyo ba mga idol na meron po tayong mga gamot na ginagamit upang makatulong po ito sa fertility po ng isang inahin or ng isang barako na sa ganun po is maging makatulong po ito upang maging successful po yung breeding natin mga idol. So gumagamit nga po pala tayo mga idol ng aid, vitamin aid, so nakatulong po ito sa fertility ng inahin. Then vitamin E selenium, so
Ito po ay sana nakakatulong din po para maganda po yung similya ng barako at yung magiging anak ng ating mga inahin. So nakakatulong po itong vitamin A at vitamin E selenium sa fertility po ng isang inahin na ayaw mag-heat. So hindi naman di porket nagbigay tayo nito is mag-heat na po sila. So kinakailangan din po nating gumawa po ng extra na extra technique kung paano po mag-heat ang ating mga inahin. So ito pong mga gamot is nakakatulong lang po mga idol upang pang-suporta po mga idol. Then ang ginagawa natin technique mga idol is ilapit nyo lang po yung mga inahin nyo sa mga back. So ilapit nyo po lagi. Kung meron kayong maluwag na kulungan, yung sobrang luwag yung nakatakbo yung inahin, is pwede nyo isama yung inahin nyo sa mga back. Na sa ganun is mapabilis yung pag-hit niya dahil yung back natin is hindi po yan titigil ng lalo na't agresibo, hindi po yan titigil hanggat hindi po nag-hit ang isang inahin. So kung agresibo ang back mo kahit hindi nag-hit ang isang inahin is babarokbukin niya yan. Ibig sabihin ng babarokbukin is yung lalandi-landiin niya yung inahin. So liligaw-ligawan niya yan. Nasa ganun, mapabilis itong mag-hit. So kalimitan naman, may mga back na matured, yung hindi masyado agresibo. So pag alam nila na hindi nag-hit yung isang inahin, hindi po nila sasampahan. Then once na nag-hit po is sasampahan na po nila agad ito. So mga idol, lagi po nating lagi po tayong gagawa ng extra technique para po makatulong ito sa pag-hit ng ating mga inahin o mga dumalaga na ayaw mag-hit. So pwede kayo magbigay ng vitamin A, then vitamin E selenium, then nakatulong yun sa fertility. Then ang gawin nyo mga idol is ilapit nyo lagi sa back. So kung meron kayo dyang back, ilapit nyo lagi yung inahin na ayaw mag-hit. Nasa ganun is ligaw-ligawan po ito ng back para po mapabilis yung pag-hit. Then mga idol, meron pa tayong technique. So pwedeng, halimbawa meron kayong basahan, so ipunas nyo sa pinakabalahibo ng barako. Di ba mga barako, medyo maanggo. So yung anggo nun na kumakapit dun sa basahan na ipinunas natin sa mga back natin, is ipunas po natin sa mukha ng isang inahin na ayaw mag-hit. Ipunas nyo po sa ilong niya, para sa ganun is maamoy niya po yung pinaka-anggo nung back, yung pinaka-amoy ng back. Na sa ganun, makatulong din ito para mapabilis siya mag-hit. Then pag may, mga idol, pag meron kayong isang inahin na nag-hit, so habang nag-i-stud service yung back at saka yung isang inahin na nag-hit, so pwede nyo pong kunin yung mga similyang tumutulo do sa are ng isang inahin. So makatapos yung pag-i-stud service, so pwede nyo pong kunin yung extra similya na lumalabas po sa ari ng inahin. Then ipahid nyo po sa ilong. Ipahid nyo mga idol sa ilong ng inahin na ayaw po mag-hit. So nakatulong po yun. Nasa ganun po is mapabilis po yung pag-hit niya. So mga idol, lagi po tayong gagawa ng mga extra step na sa ganun is matulungan po natin yung mga inahin natin o yung mga dumalaga natin na mapabilis po yung pag-hit. So kalimitan po mga idol, so minatutunan po ako kina Sir Unim Genetics na kalimitan nga naman pag malamig yung panahon gaya ngayon, so medyo umuulan, so kalimitan na hindi po basta-basta talaga nag-i-hit ang mga inahin pag malamig yung panahon. So pag mainit po yung panahon tuwing summer, so dyan po kalimitan po nag-i-hit yung mga inahin na may problema po sa kanilang mga fertility. So kalimitan yung mga inahin na may abnormality sa kanilang pag-i-hit, so nag-i-hit po sila pag mainit na po yung panahon, lalong-lalo na itong darating na summer. So yan po kalimitan, nag-i-hit po talaga yung mga inahin pag sobrang init po ng panahon. Lalo na po yung mga back natin na, kasi kalimitan yung mga back, pag medyo malamig yung panahon, tapos napapaliguan din natin, so medyo hindi ganun katapang yung anggo nila, yung amoy ng back. Kasi yung amoy ng back o yung amoy ng anggo ng back is ayun po yung kalimitan na nakapag-hit sa isang inahin. So naamoy po ng inahin yung amoy ng barako. So ng tendency, nag-ahanap siya ng barako, mag-hit siya kasi may naamoy siyang amoy ng barako. So kalimitan, pagka summer, sobrang init, so minsan may mga kambing talaga na pagka sobrang init yung mga bakna natin, sobrang lakas po ng anggo niya. So tendency, amoy na amoy po ng mga inahin yung anggo ng bak, kaya po napapabilis po mag-hit yung mga inahin. So kalimitan po talaga mga idol is tag-init po nag-hit. Mabilis mag-hit po yung mga kambing pag tag-init. Then pag tag-ulan naman po, may nag-hit din, kaya lang iba po kasi yung pag yung panahon is summer, mas mabilis po mag-hit yung mga inahin po natin. Then mga idol,
pag meron kayong alpasan o kaya meron kayong kulungan na sobrang luang, pwede nyo pong isama yung inahin dun sa inyong back. So halimbawa, kung yung back nyo is mag-isa, then may kasamang mga dalawa, so pwede nyo isama yung inahin na ayaw mag-hit. So hindi naman niya magpapasampa agad, so makakatakbo naman siya, hindi siya ma-re-rape nung barako. So ang gawin nyo lang mga idol, pwede nyo itali yung back nyo sa loob ng kulungan na maluwag, then hayaan yung alpas yung inahin, so mapapansin nyo na mag-hit na yung isang inahin pag lumapit na po yung isang inahin dun sa back. So kusa pong lalapit yung inahin sa back pagka yung alam na po natin na nag-hit na po ang isang inahin. So yun po yung isang paraan para hindi po mapuwersa o hindi po ma-rape nung back yung mga inahin na ayaw mag-hit. So itali nyo yung back nyo sa kulungan na medyo maluwag, then medyo habaan nyo yung tali. So mapapansin nyo naman na ang isang inahin is nasampahan na pagka yung ari niya is medyo namamaga, medyo namumula, then parang nagdi-discharge siya nung parang similya na minatulo sa ari niya na parang sipon. So doon po natin malalaman na nasampahan na yung isang inahin once na isama po natin ito sa isang back. Kinakailangan din natin mga idol na masama din po kasi yung sobrang taba sa inahin. So kalimitan, pag sobrang payat ng isang inahin tapos pinataba mo ng mabilisan, so tumaba po ang isang inahin ng tumaba. So pangit din po yung sobrang taba dahil kalimitan hindi po agad nag-hit yung mga inahin na biglang galing payat, biglang tataba ng sobra. So kalimitan po hindi po nag-hit yung mga inahin na galing ang payat nila dati, then bigla silang tataba. So kalimitan po is hindi po nag-hit yung mga ganyang inahin. So maganda po sa mga inahin natin is yung tama lang yung katawan, hindi sobrang taba, hindi sobrang payat, yung katamtaman lang po, na sa ganun po is maiwasan na nga rin po natin yung mga pagkakataon na hindi mag-hit dahil po sa biglang pagganda ng katawan nila. Then mga idol, kung backyard naman kayo, so ibig sabihin po ng backyard yung konti lang yung alaga gaya ko. So ang technique po, pag halimbawa wala kayong back sa inyong kulungan, so halimbawa puro inahin yung alaga nyo, then nabayad na lang kayo ng stud service, so kinakailangan po lagi nating inoobserbahan yung itsura ng mga alaga natin. So sauluhin nyo po yung ugali ng bawat isa. Nasa ganun, kasi pag nag-hit ang isang inahin is magbabago po yung ugali niya mga idol. So mag-iingay po yan. So mahirap po nito mga idol pag hindi po nag-iingay. So may kambing po na silent heater kung tawagin, ayun po yung mahirap. So hindi mo namamalayan, nag-hit na pala yung inahin mo, hindi mo pa alam. So nangyayari, nalilipasan po tayo. So sayang po yung panahon. So kinakailangan lagi natin pinagmamasan yung mga kambing natin, sauluhin natin yung ugali nila. Na sa ganun is, alam natin kung kailan ba, kung nag-hit na ba ang isang inahin o nag-hit na po ba yung alaga natin. Kasi pagka nag-hit na po yun is magbabago po yung ugali niya. Kaya lang po, meron po mga silent heater na tinatawag, yung pong mahirap obserbahan dahil hindi po natin alam yung pala nag-hit na, then tahimik po yung ating inahin. So yung pala nag-hit na siya, mapapansin kasi natin yung mga idol sa kanilang pinakaari, pagka medyo namamaga at may mga nalabas sa parang sipon, is nag-hit na po yung isang inahin. Then pag halimbawa, inilapit yung sa back, then nagalaw yung buntot niya, at talagang hit na hit na siya, is doon po talaga natin na malalaman na talagang hit na po yung isang inahin. Basta mga idol, ang pinaka the best po natin gawin is lagi po nating isama yung ating mga inahin na ayaw mag-hit sa ating back. So hayaan po nating ligawan ng back yung isang inahin. So gawin nyo lang po para hindi po ma-rape yung inyong inahin is itali nyo po yung back nyo. Kung meron kayong kulungan na maluwag, itali nyo. Then hayaan nyo po na alpas yung inahin. So malalaman natin na nag-hit na siya pagka nalapit na po siya sa back at pagka yung ari niya is namamaga na parang may nalabas sa sipon. So doon po natin masasabi na nag-hit na po siya or nasampahan na po siya ng isang back. Then mga idol, yung sign naman na nag-hit na yung isang inahin or dumalaga is pag nagbago na po yung ugali niya, ibig sabihin ko na nagbago, kung halimbawa sa pang-araw-araw yung pagpapakain sa kanila, isa kalmado lang siya palagi. So pag halimbawa nagiging agresibo siya, so nagwawala siya, ayaw niyang kumain, nag-iingay siya yung mesya ng me, so nag-iingay, so yun yung number one na sign para masabi natin nag-ihit ang isang inahin. Then hindi siya mapakali na parang naghahanap talaga siya ng barako, so yun po. Then pangatlo mga idol, tingnan nyo yung ari niya kung namamagaba or parang may sipon na lumalabas. So meaning nun is hit na hit na po yung inahin nyo. Then kung halimbawa yung buntot niya galaw ng galaw,
So galaw ng galaw yung buntot niya. So masasabi rin po natin na nag-hit po talaga ang isang inahin. So napakaganda kung magpapasampa kayo ng isang inahin pagka yung standing hit. Ano po ba ibig sabihin ng standing hit? Ibig sabihin po ng standing hit is ito po yung pinaka-point na fertile na po ang isang inahin o dumalaga dahil agresibo po siya sa back. So minsan na makikita natin yung babae sumasampa na sa barako dahil nga agresibo siya dahil hit na po siya. So yun po yung magandang inahin dahil masasabi po natin na mababa po yung chance na magpaulit yung isang inahin. Ibig sabihin po, pag nasampahan agad yung kahit isang beses is malaki po yung chance na mabubuntis po agad. A few moments later. So yun mga idol, I hope na may natutunan na naman po tayo ngayong araw na to. So patuloy lang po yung pagtutok nyo dito sa ating YouTube channel. Dahil halos araw-araw po tayo magbibigay ng updates or bagong uploads na video about goat farming and pigeon raising. So I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. So huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit nyo rin po yung bell button para updated po kayo once na mag-upload po tayo. So maraming salamat po sa inyo lahat and God bless.